Gagong hugas ah. Gago. What is up mga Repo Peeps? Welcome back for our another video. It's another Sunday ride na naman and nakakamiss to. Dalawang linggo din tayo hindi nakapag-ride. Taglit muna tayo dito sa SM. Kung muna tayo baon. Please. Dagdag ko lang sa cash ko kasi parang feeling ko kukulangin yung cash ko mamaya eh. Alright, let's go guys. Kailangan natin magpa-adjust na ng tire pressure ko. Anong kahapon, sinubukan kong i-ride-ride tong motor kasi medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-ride. Kasi pag nagka-counter steer ako dito sa right side, parang sumusobra yung diko niya. Hindi ko alam, parang unstable. So baka tire pressure lang siguro. 30-35. 30 na na eh. Okay. Shoutout to you kuya. Hindi ko alam kung sino yun eh. Minsan kasi sa dami ng mga riders minsan na pumapansin sa akin at the same time syempre sa naaalala ko sila sa motor tsaka sa helmet. Syempre kapag na-meet ko sila ng walang helmet naman, magdadalawang isip na naman ako kung sino yun. So papansinin ko na din kasi syempre I know they know me. Diba? Buti maganda na yung kalsada ngayon dito sa Sapian ah. Parang kanina pa wala akong masyado napapansin na may mga sira-sira talaga. Dito kasi sa kalsada namin guys, normal talaga dito yung mga butas-butas, tubig-tubig, mga buhangin-buhangin. Hindi na namin ginagawang issue yan sa pag-ride. Inaccept na namin yan as part of our riding dito. Tip ko lang din guys pala no, isa din talaga dapat sa ano mo, sa skills, mabilis ka makakita ng mga ano, ng mga obstacles sa kalsada. Dapat mabilis yung mata mo. Kaya bago ka pa makarating doon, alam mo na agad yung mga gagawin mo, makapag-isip ka na agad. Hindi yung parang lutang ka, tapos andyan na, tapos wala ka nang gagawin. Yun yung mga bagay na kailangan din natin parang i-practice natin sa riding natin guys. Madami talaga akong experience na mga dulas-dulas na ano, sa mga buhangin, sa tubig, unti-unti nawawala na yung kaba dahil alam mo na yung gagawin mo eh, hindi ka na natatakot. Alright. Ayun guys, so tuloy natin, 'di ba? Kapag for example na nakakita ka ng tubig sa corners, huwag mo lang ilin ng todo yung motor. Kailangan na sa yung saktong lean lang para hindi ka madulas. Tsaka huwag ka mamereno kasi pag namereno ka, possible mag-slide ka, overlean ka, possible mag-slide ka. So relax lang, huwag kang hahawak ng clutch, huwag kang mataranta, huwag kang mamereno, roll lang. Magbawas ka lang ng speed pag nakita mo sa corner na may tubig or buhangin, tapos medyo bangon lang ng konti yung motor. Ano yan, based lang on my experience guys, nakatuwa na nakashare ako sa inyo ng ganyan, di ba? Ayan na sila. What's up? Long time. Mga empty helmets oh. Sa ladies ka nagsulod. Let's go. Come on, same asshole. We'll be right back.
morning. What's up? Ano ba yung name mo? Joseph Car, sir. Ah, yes, Joseph Car. Okay. Sige, sige, shout out ah. Gagong hugas ah. Why mo gloves? Ikaw na akong thumbnail. Okay na. Putang ina, sorry. Kasalanan ko ba yun? Okay lang, wala may naigo. Nag-touch lang. Okay. Okay lang ah. Gamay lang ah. Sarap sa feeling may free gas. Full tank. Yes. Thank you, Sir Jesse. Libre yung gas namin. Ilang kami? 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung daan. Andito na parang a la Shargo vibe. O, diba? Mas maganda ako dito sa kabila eh. I mean, pabalik na view. Paano mo ginamo na yung agina mo? Okay lang, madulam lang sakit ah. Masakit pag iniwan ako. Oh! Ang corny. Break time muna pala kami dito guys. 11:18 na oh. Pero yun yung good thing kasi hindi ganun ka-araw. Gugutom na nga ako eh. Alright, this is Boruanga guys. Eh, sobrang tagal na natin hindi nakabalik dito. And hopefully, maganda yung kalsada. Wala masyado buhangin. Pero, ganun talaga yan dito eh. Pero sana okay pa rin. Yung parang mag-i-enjoy ka pa rin. Let's see. Patingyo na lang, patingyo. Itosin nyo yung ulam nila. Hindi na lang kasi daw ang mga ng baboy. Dito yan guys sa may Pantawan. Ayan na, ambon, ambon. Itosin nyo guys yung motor ng mga kasama natin. MT-09, MT-07, XSR-700, X-MAX, MT-07, MT-09. Yamaha pala lahat. Let's eat! Yun oh. Just tayo na ano, rebound. Not too bad. Pwede ba? Pwede na pre. Tambok na si Francis. Tambok na si Francis. Pwede nila sa'ya. Pwede nila sa'ya. Ay di po. Tapos. Okay na. 3-4 sa turn. Gear up na tayo guys. So alis na tayo. So it's already 1 o'clock na guys. Alright. Woo!
May pabatibe. Laway? Laway? Laway. Hello. Picture. Ayun, pwede daw. Picture. 1, 2, 3. Ice tea malunggay. O, try. Alright, let's go na guys. So nag-cool down lang kami dito sa may Chule. Nag-drinks, Propec, water, pahangin, a picture. Off-road gaming. So dati medyo natatakot ako sa mga ganito-ganito guys. But since na nag-off-road experience kami ng Yamaha, wala na ako masyadong takot sa ganito. So mostly talaga, kundi na talaga yung mga stops namin. And yung pinaka matagal siguro na stay namin sa isang lugar, mga max na siguro yung mga isang oras kalahati, parang siguro mga ganun. Basta hindi kami lalampas ng mga 2 oras. 2 oras, sobrang haba na yun eh. Tapos yan, most of the time, wala, nasa road lang kami, nag-ride, nag-twisties, banking. Tapos ayan, titigil para kumain, mag-drinks, tapos alis na naman. So ganun lang yung mga trip namin. Pero dati, trip ko rin yung mga travel, parang travel vlog talaga. Since nang medyo limited na ako sa mga pagkain, hindi na ako masyado nagkaganong type of content. Bye, kalibo! Gas up! Napakabit ako. Parang naninibago na ako mag-ride. Parang sumasakit na yung katawan ko ngayon. Ay, ang sarap mag-ride. Ang sarap mag-motor. Ay, by the way guys, no, vlog ko lang pala. Please like and follow nyo naman yung clothing brand na Rev Life Apparel sa Facebook page. Ayan, lagay natin sa screen. Ayan, pa-follow naman guys. And check na lang din kayo dyan. Baka may magusto kayong mga t-shirt or long sleeves. Maganda pang regalo this Christmas sa mga mahilig mag-motor. Kasi mostly na mga design is pang rider din talaga. And at the same time, the name itself is pang rider talaga, Rev. So means engine Rev, parang ganun. Tapos Life, Rev Life, di ba?
go check out the Facebook page after nyong panood ng video natin ngayon. Guys, if bago ka dito, and kung sakali na matagal ka nang nanonood ng mga videos ko, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel and click nyo na rin yung bell notification para at least every upload natin, ma-notify kayo. Yung upload ko ngayon, parang ano na lang eh, every 2 weeks, kasi medyo busy na talaga. Like before, na kaya ko pa talaga mag-upload weekly-weekly. Well, hopefully, magawa ulit natin yung dating weekly-weekly, kasi dati talaga, weekly-weekly talaga kami nag-ride. Ngayon, halos lahat na busy na ang grupo, pero dati talaga hindi talaga pwede na walang ride kung Sunday. Addict na addict talaga sa ride. Then after ng pandemic, doon lang naman nag-slow down eh yung kaka-ride namin. Tsaka ano na din, syempre mas mahal na yung gas ngayon. Isa na din dahilan siguro yun, budget wise hindi na siya talaga pang weekly weekly talaga, maliban na lang kung marami talagang pera. Pagod. Tanga na. Kapoy. Biro pag matagal din nakapag-ride. Alright guys, so dito kami sa may sapian, ano lang, water break. Pagod na pagod kami, grabe, sobrang parang sobrang nanibago kami sa ride. Sobrang tagal na din nakapag-ride. Sakit sa katawan. Ito mas pinakamatagal din nakapag-ride. 1 year. 1 year. Francis, months lang, no? 6 months. Sir Jesse? 10 months. So siya yung talaga yung pinakamatagal. Kung ano nang may mga alternative sila po sa Namib. Let's go guys. Water break lang. Ay ako madiretso na kuya. Thank you gin sa gas. Ako madiretso na ko. Along. Batlocks. BT, Sir 2323. Tiga-tiga niya. Sa akin, ang bilis maubos. Hmm? Lambot eh. Riding na tayo pa uwi. Solo ride pa uwi. Alright guys, so thank you for watching and see you on my next video, and don't forget to like and subscribe, at sana guys huwag kayo magsawa sa kakanood ng mga videos ko ng mga rides natin, at sa pagsama lagi at sa pag-abang sa mga videos natin. Alright, so follow nyo na rin guys yung Facebook page ko, Hard Sarasa. Yes, and bye guys.